Magandang hapon. Isang mapagpalang Pasko sa inyo pong lahat. A blessed Merry Christmas. Alam po ninyo, tunay na isang pribilehyo na tayo ay makapagtipon-tipon sa araw na ito. Hindi lang para tayo ay makapagsamba, kundi sabi nga ni Brother Butch kanina, upang ating gunitain ang pagkakatawang tao ng Diyos Anak, no? Kaya nga talaga ako ay sobrang natutuwa, no? Pangalawang beses ko na yata ako natapat ng ganitong 25 linggo, eh. Nung dati pa ho tayo nasa Tagalog, Alabang at sa Paranaque. Katulad ng sinabi natin ito nakaraang linggo, tayo pa rin ay nasa series break. Pero next week, by God's grace, mag-uumpisa na po tayo pagpasok ng bagong taon sa isang bagong libro, ang libro ni Juan. At ating ipag-pray si Pastor George kasi siya po ang magbubukas ng ating pag-aaral na yan. Pinag-uusapan nga ho natin kung gaano katagal. Siguro, by God's grace, matapos natin ang libro ng Juan, maybe 2, 3, or 4 years, hindi po natin alam. Pero excited po kaming lahat pag-aralan ang libro ng Juan. Ngunit, sa hapon na ito, ang pag-aaralan natin ay manggagaling sa libro ng Lucas, chapter 2, verse 8 hanggang 14. Kabanata 2, talata 8 hanggang 14. Mari ko po ba kayong anyayahang lahat tumayo? Atin pong basahin ang salita ng Diyos. Ako ay bumabasa sa version ng Magandang Balita. Luke chapter 2, verse 8 up to 14. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Bigla nila nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Tayo po ay magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay mahabagin sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay mapagpala sa amin. At Panginoon, pinupuri ka namin dahil kayo ay banal. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat Panginoon na hinayaan po ninyo kaming makaparito. Maraming salamat Panginoon na kami ay makapagsamba sa inyo. Aming dasal Panginoon na sa aming pagsamba, sa aming pag-aaral sa mga talata na ito, muli namin idinarasal, buksan ninyo ang aming mata, puso at isipan na tunay po namin itong maintindihan. Tanggalin po ninyo, Panginoon, ang maaaring maging sagabal o hadlang sa hapon na ito. Aming idinarasal, Panginoon, na ako po lamang ay maging tapat sa banal na salita mo. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Ating pinamagatan ng ating pag-aaral sa hapon na ito ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Marahil itong mga nakaraang linggo, tayo ay masyado siguro talagang naging busy, no? Siguro kaliwat kanan ang imbitasyon na nakukuha natin sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak po natin. Ngunit, ito ring mga nakaraang linggo, hindi ko lang po alam kung napansin po ninyo kung paano ginagawa ng kalaban ng ating Diyos na makapangyarihan na tanggalin ang Panginoong Hesukristo
sa okasyon ng Pasko. Ulitin ko po, hindi ko alam kung napapansin ninyo na itong mga nakaraang linggo o na itong buwan na ito, kung paano ginagawa ng kalaban ng Diyos nating makapangyarihan na tanggalin ang Panginoong Hesukristo sa okasyon ng Pasko. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Imbis na maririnig ninyo o makikita ninyo na sasabihin ng tao na maligayang Pasko o Merry Christmas, makikita nyo sa mga billboard or mga signages, ano na ganito? Happy Holidays, Seasons Greetings. Yun ang makikita nyo. Alam niyo, ginagawa ito ng mga tao, sabi nga sa English, para ito ay maging politically correct. Naintindihan po ninyo. Kasi diba sasabihin ng mga tao ngayon, maging mga gobyerno, huwag kayo magsasabi ng Merry Christmas o Maligayang Pasko. Kasi hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Talagang nakakatuwa isipin ang pangyayari na ito. Bakit pala ninyo? Ang gusto ng mundo, maging bahagi ng okasyon na ito, ngunit ayaw ng mundo na makibahagi sa tunay na dahilan ng selebrasyon na ating dinaraanan. Ano ibig sabihin natin? Parang ganito po yun sa pagsalarawan. Parang may isang birthday party na lahat imbitado. Ngunit ang hindi lamang imbitado ay ang birthday celebrant. Diba? Naintindihan po natin yun. Diba? Lahat gusto mag-party. Pero ang hindi imbitado, yung mismong birthday celebrant. Kaya nga mga kapatid, itong panahon ng Pasko, lalong-lalo na sa araw na ito, mari ko po ba kayong tanungin, ano po ba ang nagiging tuon ng pansin ninyo? Ano ang nagiging tuon ng pansin ninyo? Ano ang, o kung hindi nga ano, sino ba ang nagiging tuon ng pansin natin? Napakadali na tayo ay ma-distract. Alam niyo sa English, magulo yung pag-iisip natin, di ba? Marahil mayroong mga iba sa atin dito na parang dahil hindi marahil ganon ang hinaharap natin o ine-expect natin na talagang nalulungkot tayo, Lord, bakit ganito tong Pasko na to? Hindi katulad ng mga nakaraang taon. At dahil doon, sobrang nalulungkot tayo, nababagabag tayo. Na Lord, bakit ganoon? Noong nakaraang taon, parang mas okay yung trabaho ko ngayon, but ganito ang nangyayari sa akin kung kailan napapalapit ako lalo sa iyo. Lord, bakit ganoon? Parang hindi nangyayari yung mga gusto ko. Itong hapon na ito, ating makikita kung ano talaga ang dapat nating pagtuunan sa selebrasyon na ating pinaghahandaan at sa araw na ito na ating dinaraanan. Hahatiin natin sa tatlong bahagi ang pag-aaral natin. Ang unang bahagi, ang presensya ng Diyos. Mula talata 8 hanggang 9. Ang susunod na bahagi ay ang proklamasyon ng Panginoong Diyos. At ang huling bahagi, mula sa presensya, proklamasyon, at ang huling bahagi, ang papuri sa Panginoong Diyos. Umpisahan na po natin ang ating pag-aaral mula sa presensya ng Diyos. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Ang pangyayaring ito, mga kapatid, ay nangyari sa parehong lugar kung saan ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Same place nangyari ito sa mga tagapastol kung saan pinanganak ang Panginoong Hesukristo. At makikita po ninyo ito sa mga nakaraang mga versikulo. Sinabi nga po na ipinanganak ang Panginoong Hesukristo sa maliit na bayan ng Bethlehem. Alam po ninyo, ang Bethlehem, mga kapatid, ay 6 na milya sa timog ng Jerusalem. 6 miles south of Jerusalem. Napakalapit lamang po ng Bethlehem sa Jerusalem. Ang Bethlehem ay isang lugar kung saan pinapastol ang mga tupa. At iyan po ang dahilan kung bakit ang mga tagapastol ay nasa parang ng gabing iyon. Ang Bethlehem, dito talaga inaalagaan ang mga tupa. Kasi ho din yung ba, alam nyo po ba, ang mga
inaalagaan nga mga natupad na ito, sabi ng mga dalubhasa, ay ang mga sinasakripisyo ng mga Hudyo na ginagawa sa templo. Kaya maraming nag-aalaga ng tupa sa lugar ng Bethlehem. Ang tanong, sino po ba ang mga pastol o tagapastol? Sa English, shepherd. Ano ang maaari nating malaman ukol sa kanila? Ito po. Sa pananaw ng mundo nung panahon na iyon, ang mga pastol ang huli mong iisipin para bigyan ng balitang sasabihin dito. Sila ang huling mga tao at grupo na bibigyan mo ng mensahe na ito. Bakit kamo? Ipaliliwanag ko po yan mamayang konti lamang po. Mga kapatid, ganito po nangyayari kasi sa mundo natin ngayon. Madalas, kung mayroon kang nais ipahayag na isang matinding balita o kampanya, kukuha ka ng magagaling na tinatawag sa Ingles sa mga PR manager, mga endorser, matitinding mga ahensya, o matitinding mga manunulat at tagapagbalita. Di ba ganun? Pag merong ilalabas sa bagong produkto, si Globe o Smart, ang kukunin nilang endorser, hindi ko kilala eh, no? Ganun ang kukunin nila. Ganyan ang mundo. Kukuha ng magaling na mga tao at mga ahensya. O di kaya, pipili ka ng mga ma-impluensyang mga tao para maipamalita mo ang balita na sinasabi mo. Ngunit, ang Panginoong Diyos ay tanging kakaiba ang plano. Bakit po? Dahil ang balitang sasabihin niya ay unang sinabi niya, unang ipinahayag niya sa mga tagapastol ng lugar na Bethlehem na ito. Ang tindi ni Lord, no? Grabe talaga. Ang mga pastol ng panahong iyon ay napakababa ng mga tingin ng mga tao. Ang trabaho ng mga pastol ay di pinapansin ng mga tao dahil di nga ito nangangailangan ng matinding abilidad. Madalas ang trabahong ito ay binibigay sa mga bata. Yun ang konteksto. At ito pa po. At dahil nga ang mga pastol ay 7 araw nagtatrabaho. Walang day off ang pastol eh. Kasi wala naman day off yung tupa. Di ba? Dahil nga dito, di nila nasusunod ang pagsunod sa araw ng Sabbath. Ang mga tagapastol, ang mga shepherd. Dahil 7 araw sila nagtatrabaho. At dahil dito, ang mga namumuno ng templo ay napakababa ng pagtingin sa mga tagapastol na ito. Ito pa po. Ang mga pastol po ay hindi pinapayagang maging testigo sa korte ng mga Hudyo. Hindi sila pinapayagan. Dahil nga ang sabi nila, ang mga pastol ay mahihina ang ulo at di maayos ang pagkatao. Kaya't ang mga pastol ng mga panahong iyon ay di binibigyan talagang halaga. Di ba? Nakita natin ito sa kwento ni Haring David. Di ba? Dinala muna para tingnan kung sino ba ang magiging hari. Dinala lahat ng mga kapatid ni Haring David. Nung sinabi ng propeta, wala dyan. Ang pinipili ng Panginoong Diyos. Meron ka pang isang anak. Sino? Sabi ng tatay. Si David. Yung bata. Tinawag. Tagapastol si David. Ngunit, pag tininan nyo sa pinag-aaralan natin ngayong hapon na ito, atin din naman pong tatandaan na marami mga nasa Biblia ang mga pastol, yung mga heroes of the faith. Sino ba mga tagapastol sa Biblia? Unang-unang isang halimbawa, si Abraham. Sino pa po? Si Moises. Sino pa po? Katulad ng sinabi ko kanina, si Haring David. At alam po ninyo, maging ang Panginoong Jesus ay tinatawag niya ang sarili niyang mabuting pastol, the good shepherd. Kaya nga't balikan natin ang mga talata sa hapon na ito. Nang gabing iyon ay nasa parang ang mga pastol. Habang nasa parang ang mga tagapastol ng gabing iyon, ano po ang nangyari? Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon. At nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Nang sila po ay nagbabantay, biglang may lumapit at tumayo sa kalagitnaan po nila na isang anghel ng Panginoon. Kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan,
Napakatagal na pong walang anghel ng Diyos na nagpapakita sa tao noon. Around 500 years na ho nang walang nagpapakitang anghel na nakasulat sa Biblia nung panahon na iyon. Maliban na lang nang magpakita sino? Si Gabriel kay Zacarias at Maria. At kung inyo pong titingnan mabuti ang talata, na marahil di po ninyo masyadong napansin, hindi nyo siguro ito talaga masyadong papansinin. Bakit ito? Bukod sa anghel na lumabas, ano sinabi? Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nilang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kabaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Sa English, and the glory of the Lord shone around them. Hindi lang isang anghel ang nagpakita sa kanila, ngunit sinabi mismo ng palata, nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi ang baka makita na lang natin yung anghel eh. Pero sinabi dyan na ang paligiran nila ay nagliwanag. Kung ating pag-aaralan ang salita ng Diyos, ang Panginoong Diyos ay palaging makikita sa Biblia bilang isang nakakasilaw na liwanag. Diba ginusto nga ni Moises na makita ang Panginoong Diyos? Ngunit, hindi maaaring makita ni Moises ang Panginoong Diyos at siya ay mabubuhay. At kaya ano ginawa ng Panginoong Diyos? Pag makikita nyo sa Exodo, Kabanata 30, anong ginawa ng Panginoong Diyos? Itinago niya si Moises sa gitna ng mga bato. At nakita ni Moises na dumaan ang Panginoong Diyos. Nakita na ni Moises ang likod ng Panginoong Diyos. At kung titingnan nyo ang libro ng Exodo, ito ay nagsasalarawan ng sobrang tinding liwanag ng Panginoong Diyos. Kung ating balik tanawin, balik aralin sa libro ng Genesis, bago pa nagkasala si Adan at Eva, ano po ang nangyayari? Sila po ay palagi ang nasa presensya ng Panginoong Diyos. Ngunit nang sila ay nagkasala, ano nangyari? Sila ay inilabas sa hardin. Dahil hindi na nga po maaaring makasama nila ang Panginoong Diyos sapagkat sila na ay may bahid ng kasalanan. At dahil dito, sila ay pinalisan sa presensya ng Diyos. At kung inyo pong titingnan, fast forward sa libro ng Exodus, paglabas nila sa Ehipto, muli po ninyo na naman makikita ang presensya ng Diyos. Ano ang presensya ng Diyos sa libro ng Exodo? Bilang isang haligi ng apoy sa gabi at ulap sa umaga para sa mga Israelita. Ito po ay naging proteksyon nila at naging gabay nila. Mula doon sa Exodo 40, nang matapos na nila itayo ang tolda ng tipanan. Ano nangyari doon sa tolda? Bumaba at napuno ng kaluwalhatian ng Diyos ang tolda ng tipanan. At nang matapos naman po gawin ni Solomon ang templo, gayon din napuno ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos ang templo. Kaya't mula noon palaging nakikita ng mga Israelita ang presensya ng Diyos na kasama nila. Ganun ho ang konteksto ng presensya ng Panginoong Diyos. Meron silang pribilehyo. Mula doon sa tolda, yung tolda kasi temporary, nililipat nila yung tolda na yon habang sila ay nasa disyerto. Ngunit nang tinayo na ni Solomon ang templo, yung bato na templo, ano na nakikita nila? Nakikita nila mismo ang presensya ng Diyos. At ang presensya na ito ay pribilehyo ng mga Hudyo para makasama ang Panginoong Diyos. Ngunit nang ang Israel ay naging makasalanan at suwail sa Panginoong Diyos sa libro ng Ezekiel, chapter 8 hanggang chapter 10, nakita ni Ezekiel sa isang vision. Ano nangyari? Ano ang nakita niya? Ang kaluwalhatian ng Diyos lumisan sa lugar ng templo. At di na po bumalik ang presensya ng Panginoong Diyos hanggang itong gabing ito. Kaya nga't ang nakakasilaw na presensya ng Diyos ay muling nakita ng mga pastol
ng gabing iyon. Kaya't ano ang nangyari? Dahil nga sa pangyayaring ito, ang mga pastol ay nagkaroon ng ano? Pagkatakot. Sa English, matinding pagkakatakot. Talaga yung takot nila, grabe. Ewan ko kung kayo nandoon, ako nandoon. At makita ko bigla ang isang napakatinding anghel, makita ko ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos, sigurado ako rin ay matatakot. Sa Greco, ang ginamit ng mga salita ay megas phobeo. Yung phobeo, phobos, dyan ang galing yung salita natin sa English na phobia. At hindi lang basta ang phobeo, hindi lang phobos, ngunit megas phobeo. Sobrang tinding takot. Katulad nga ng sinabi ko kanina, di ko po alam sa inyo, kung ako din ang makakakita nito, tiyak ako din ang magkakaroon ng matinding takot. Ngunit ang takot na ito, pag ginamit ng mga Greco, ay tinatawag na sa English, reverential fear. It is a holy fear of God. Kung ating titingnan ng Biblia, makikita natin matapos makita ni Isaías ang Panginoon sa isang vision. Ano ang nangyari kay Isaías? Siya din ay nagkaroon ng matinding takot. At ang tanging ginusto niya na lamang po ay mawala sa harapan ng Diyos na Diyos na makapangyarihan. Gayon din ang nangyari kay Ezekiel. Nang makita niya ang Panginoon, siya din naman ay nagpatirapa. Ganin din naman po ang nangyari kay Apostol Juan sa libro ng pahayag. Nang makita niya ang Panginoong Hesus, siya ay nagpatirapa na parang patay. Mga kapatid, any sinner in the presence of a holy God would truly be afraid. Any sinner. Kasama po ako dyan, kasama rin po kayo dyan. Ngunit, by God's grace sa pagpapala ng Panginoong Diyos, ang takot ng isang Kristiyano ay hindi na katulad ng isang takot ng isang kriminal sa harapan ng isang husgado. Naintindihan po natin yun? Ang takot ng isang tunay na Kristiyano ay tinatawag ng reverential fear. Dahil ang Diyos ay banal, banal, banal. Kaya nga't hindi na ganoon ang takot natin na katulad ng isang kriminal, only by God's grace. Dahil alam na ng isang tunay na Kristiyano na namatay na ang Panginoong Hesukristo para sa kasalanan ng isang tunay na Kristiyano. Kaya nga't mga kapatid, ano sa buhay mo ngayon ang maaaring maging katibayan na ikaw ay may banal na katakutan sa Diyos nating makapangyarihan? Ulitin ko po, ano sa buhay mo ngayon ang maaaring maging katibayan na ikaw ay may banal na katakutan sa Diyos nating makapangyarihan? Sa mga salita natin, sa mga ginagawa natin, sa mga trabaho natin, o maging sa mga eskwela ng mga estudyante rito, pag tiningnan ba ng ibang tao ang mga sinasabi natin at ginagawa natin, kitang-kita ba ang ebidensya na tayo ay may banal na katakutan sa Diyos nating makapangyarihan? Kasi nga po, andali sabihin, di ba? I have the fear of the Lord. Pero pag tiningnan mo, talaga, may fear yan. Ang malungkot pa, ang mga nagsasabing Kristiyano, may fear. Christian yan? Bakit ganyan? Parang walang katibayan. Kaya nga, ano kaya ang maaaring maipagdarasal natin upang tunay na maisabuhay natin? Upang ating mabibigyang kapurihan ang Diyos nating makapangyarihan. Muli, katulad ng sinabi ko nga kanina sa morning service sa English, no? Ang dali magsabi na tayo ay isang Kristiyano. Ngunit talagang dapat ipagdasal natin ang mga salita natin, ang mga ginagawa natin.
ay ang mga katibayan ng tunay na paninampalataya natin. Sana katulad ng mga tagapastol na mayroon silang banal na katakutan. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Pumunta tayo sa ikalawang division. Kanina, ang presensya ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang proklamasyon ng Panginoong Diyos. Verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Tulad nga ng ibang pagkakataon na nagpakita si Gabriel na isang anghel kay Zacarias at Maria. Kasi pag tinignan niyo yung chapter 1, ng Luke chapter 1, nagpakita rin ang isang anghel. Di ba nga? 500 years na po, kung hindi ako nagkakamali, na wala sila nakikitang anghel. Ang next na nagpakita ang anghel, doon na sa kwento sa Luke chapter 1 at dito sa Luke chapter 2. Sinabi din ng anghel kay Zacarias at kay Maria na huwag kayong matakot. Ganon din muli ang sinabi ng anghel na to. Wala po silang dahilan para matakot. Datapwat ang presensya ng Diyos ay nagdudulot sa kanila ng una ng takot. Sila naman po ngayon, sa pagpapala ng Diyos, ay sinasabihang huwag matatakot. Wala po silang dapat ikatakot. Malaki ang posibilidad na ang mga tagapastol na ito ay tunay na mananampalataya ng makapangyarihang Diyos. Bakit kamo? Dahil kung hindi sila tunay na sumasampalataya sa Panginoong Diyos, hindi ho sila sasabihan ng Panginoong Diyos na huwag silang matatakot. Nakuha po natin yun, mga kapatid. Sabi ko nga kanina sa misis ko, hindi ko lang alam kung ano ang itsura ng anghel. Pero mukha talagang pag nakita ng isang tao ang isang anghel, lalong-lalo na nababalot ng presensya ng Panginoong Diyos. Ang una nating response ay ano? Fear. Kasi banal ang Panginoong Diyos, tayo makasalanan. Kaya nga, medyo napapaisip ako, pagka may mga nagsasabi ng mga tao, lalong-lalo na hindi Kristiyan, alam mo, nakita ko ang Diyos. Ang next na pwede mong itanong, bakit buhay ka pa? Di ba ho? Kasi ho, pag tiningnan mo sa Biblia, pag nakita ng isang tao ang Panginoong Diyos, nagpapatira pa sila eh. Na parang mga bangkay. Kaya nga, ito ay isang matinding katotohanan na makikita lang natin sa banal na kasulatan. Ganun na lamang po ang sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot. At hindi lang po nagtapos po doon ang sinabi ng anghel na ito. Sinabi ng anghel na Diyos na siya ay may dalang magandang balita. Wow, grabe yun. Grabe si Lord talaga. Sobrang favorite ito, aral na ito. Bakit? Hindi lang sinabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng anghel na huwag silang matakot, ngunit ang sinabi pa ng anghel, mayroon akong magandang balita. Wow! Di ba pwede na lang sabi, huwag ka matakot? No. Sabi pa ni Lord, I have good news. Pag tinignan niyo yung Greco ng good news, euangelizo. Good news, not just any good news. Bakit? Na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Alam mo niyo yung sinasabi dito, di ba? Katulad nung kanina, megas phobeo. Great fear. Alam niyo ba yung malaking kagalakan sa Greco? Megas charas. From great fear, binigyan sila muna ng comfort. At ngayon, ibibigay sa kanila ang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan. Tunay ngang ang balitang ito ay ang pinakamagandang balita na maaarin at marinig ng isang tao. Mula sa emosyon na takot, ito naman ay magiging isang malaking kagalakan. Ano sinabi? Tingnan natin sa talata 11. Isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Tingnan nyo mabuti ito. Isinilang ngayon, sa araw na iyon,
At maaari ding sa oras mismo na iyon, ibinigay ng Diyos sa mga pastol na ito ang pinakamagandang balita na maririnig ng isang tao. Mga kapatid, di po pinagpaliban ng Diyos ang pagbabalita nito. Di niya ipinagpabukas. Hindi niya pinagpalipas ng isang linggo. Kumbaga, as if parang sobrang excited ang Panginoong Diyos sa okasyon na ito. Nakita niyo yun? Isinilang ngayon. Sabi nga sa Ingles, today. Hindi pinagpabukas. Hindi next week. Hindi next month. Kumbaga, talagang gusto kagad ibigay ng Panginoong Diyos ang balita na ito. Sabi ko nga, grabe si Lord. It was as if He was really so excited. Di ba parang, I don't know, kung mayroon kayong tsansa, di ba? Kung may maibigay kang simpleng regalo sa pinakamamahal mo. Di ba parang, the joy of just giving it. Di ba? Kahit anong ano yan, sobrang simple. Di ba minsan tinitingnan mo pa, buksan nung pinagbigyan mo yung regalo na ibinigay mo. Di ba parang, wow, sobra kang excited, di ba? Alam mo, parang ganito si Lord. Hindi ko alam kung naintindihan natin ang implikasyon nito. Alam niyo po ba, mula nang nagkasala si Adan at Eva, from that time, and even I think before even that time, pinipigilan ng kalaban ng Panginoong Diyos ang oras na ito. Talagang iniisip ng kalaban, ng demonyo, ni Satanas na pigilan ang pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga't nang nangyari na ang panahong ito, sabi ng talata 11, isinilang na ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Alam po ninyo ang mga talatang ito ay naisakatuparan ng isang propesya. Pag tinignan nyo sa Micah chapter 5 verse 2, wala na po yata dito yon. Sinabi sa Micah 5:2 kung saan ipapanganak ang Kristo. Walang iba kung hindi sa maliit na bayan ng Bethlehem. Marahil may mga magtatanong pa din po. Sinabi ngang tagapagligtas, di po ba? Tagapagligtas saan? Para saan? Kasi sa English nga, Savior. Savior for what? Alam po ninyo, kung mayroon po kasing tagapagligtas, ang ibig sabihin ay mayroong isang sitwasyon na sobrang delikado na nanganganib ang buhay ng isang tao. At dahil nga sobrang delikado na ito, nangangailangan po ng tagapagligtas sa sitwasyon na ito. Kung mayroong Savior, mayroon kailangang isave. Nakuha po ninyo yun. Kung mayroong tagapagligtas, mayroong dapat ililigtas. Kasi walang silbi ang tagapagligtas kung walang ililigtas. Kung inyo pong papansinin, kanina ang nabanggit ay ang kagalakan para sa lahat ng tao. Ngunit, ngayon ang Panginoong Diyos ay personal na sinasabing sa English, for today in the city of David there has been born for you a Savior. Kumbaga, ang tagapagligtas na ito ay personal na para sa iyo. At alam po ninyo, ang tagapagligtas na binabanggit po dito ay hindi ordinaryong tagapagligtas. Bakit kamo? Di po siya isang tagapagligtas sa mga problema nating pinansyal. Hindi ho. Hindi po siya isang tagapagligtas sa mga problema ng mag-asawa at pamilya. Hindi po. Di po siya isang tagapagligtas para sa problemang pangkalusugan. Hindi po siya isang tagapagligtas para sa tagapagligtas sa masasama na mga tao at gobyerno. Ngunit, ano po klaseng tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo? Nakalagay nga sa libro ng Mateo 1:21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nakita po natin sa Mateo 1:21 kung anong klaseng tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo.
siya ay tagapagligtas para sa problema natin sa ating mga kasalanan. Makinig po tayong mabuti dito. Alam po ninyo, hindi aksidente na nakaupo kayo ngayon dyan at nakatayo ako. Sa pagpapala ng Panginoong Diyos, sinadya po ng Panginoong Diyos ang oras na ito. Sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo sa buhay ninyo? Tama ba ang Kristo na kilala mo? Kasi baka mamaya pumunta ka sa Panginoong Hesukristo dahil alam mong sinabi sa tingin mo na ililigtas ako ni Lord sa problema ko sa trabaho. Alam niyo, hindi po. Kung yun ang kalooban niya, marahil. Siguro ang iba sa atin dito ay nagpunta kasi pag nagpunta ako kay Kristo, maaayos ang problema ko sa kalusugan ko. Kung yan ang kalooban ng Panginoong Diyos, praise God. Pero alam nyo, hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas para sa kasalanan nating tao. That's the good news. That is the best news we could ever hear and receive. Kaya nga, sino ba ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin? Ang nakalulungkot kasi, hindi iniisip ng tao madalas na kailangan silang maligtas. Kasi iisipin ng tao, hindi naman siguro totoo ang sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao na makasalana ay pupunta sa impyerno. Imposibleng gawin ni Lord yan. Alam po ninyo, kung ganyan ang pag-iisip natin, nagkakamali po tayo. Dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Hindi pwedeng baguhin ng Panginoong Diyos kasi pag binago niya yan, hindi na po siya perpekto. Hindi katulad nating tao, di ba? Tayong tao, pag sinabi natin ngayon, mamaya iba na ang sasabihin natin. Ang Panginoong Diyos hindi po ganun. Pag sinabi niya, gagawin niya. Eh paano yun? Lahat ng tao nagkasala. Ilang kasalanan ang kailangan natin gawin? Alam niyo, sinabi ng libro ng Santiago 2, isang kasalanan lang ang gawin natin, impyerno na po tayo. Sasabihin na naman siguro, imposible naman sa isang kasalanan lang, impyerno na ako. O sige, ilang kasalanan na kaya nagawa natin mula kagabi hanggang ngayong hapon? Sana walang lumagpas ng 100, no? Pero alam po ninyo, yan ang bad news. Wala tayong maaaring magawa para mabura ang kasalanan natin. Wala tayong maaaring gawin para takpan ang mga pagkakasala natin dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ito nga lagi ko tinatanong sa Sunday school ng mga bata. Bakit kaya ang Panginoong Hesukristo bumaba sa mundo pat nagkatawang tao? Bakit po kaya? Yung mga bata mag-iisip, no? Ang lalim ng iisipin nila. Antitindi ng mga sagot nila. Alam nyo, simple lang ho ang sagot. Ito po ang sagot. Kung nasa langit ang Panginoong Hesukristo, mamamatay po ba siya? Hindi ho. Kasi siya doon ay isang spirito. Siya po ay hindi tao. Nung nagkatawang taon siya, naging katulad natin, buto at balat, maaari na po ba siyang mamatay? Yes. Dahil tao na siya katulad natin. Bakit kailangan niyang mamatay? Dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Diba? Sobrang simple by God's grace. I pray na talagang bumukas yung mata natin tungkol sa katotohanan na ito. He became man so that he can die. Kaya nga ho, ang tanong, lahat ba ng tao may posibilidad maligtas? Lahat po may posibilidad maligtas. Ang sunod na tanong, lahat ba ng tao maliligtas? Ang nakalulungkot, hindi po lahat ng tao maliligtas. Dahil hindi lahat ng tao tatanggap sa kaligtasan na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sino po ba ang Panginoong Hesukristo sa buhay nyo? Talaga bang tinanggap nyo na siya? Talaga bang kinilala nyo na siya na bilang Panginoon at tagapagligtas?
Dahil sinabi nga dito sa mga tagapastol na ito, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Siya po ang Kristo. Sa salitang Greko nga, pag tiningnan nyo dito, Christos, ang ibig sabihin nun, Messiah, Anointed One. Sa mga panahong iyon, ang mga ina-anoint ay mga hari, mga pari at mga propeta. At kung titingnan nga po ninyong mabuti, ang Panginoong Hesukristo ay ano? The Anointed King. Siya po ang King of Kings. Ang Panginoong Jesus ay ang Anointed High Priest. Siya po ang namamagitan sa gitna natin ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesus ang Anointed Prophet. Siya po mismo ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Tunay na siya ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yung Panginoon po na ginamit nga po dito na salita, kurios sa Greko, nagsasaad na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kaya nga, our Messiah is God Himself. Verse 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Ang mensaherong anghel ng Diyos ay di lang po sinabihang huwag silang matakot. Hindi lang nagsabi na huwag kayong matakot. Di lang po sila sinabihan ng magandang balita. Ngunit binigyan pa sila ng isang palatandaan upang ito ay kanila mismong masaksihan. Sinabihan sila na don't be afraid. Binigyan pa sila ng good news. Binigyan pa sila ng palatandaan. At ano ang palatandaan? Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Noong mga panahong iyon, ang mga sanggol na bagong panganak ay talagang binabalot ng mga tela, lampin. Ngunit ang kakaibhan po ng sanggol na ito, sila ay makatatagpo ng isang sanggol nakabalot sa tela at lampin na nakahiga saan? Sa sabsaban. Nang akin pong binabasang paulit-ulit ito, kung ako po ay isa sa mga pastol ng gabing iyon, aking iisipin, ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, ang hari ng mga hari, nababalot lamang po sa lampin, hindi po sa royal robe. At ang hari ng mga hari, nakahiga lamang sa isang sabsaban, hindi sa isang royal golden crib. Mapapaisip ako kung ako yung tagapastol ng gabi ngayon. Ngunit alam po ninyo, datapwat ganito ang narinig ng mga tagapastol na ito. Di po sila nawalan ng loob. Pag tiningnan nyo ang mga talata, even without them being told to go and find the Lord Jesus Christ, anong ginawa ng mga tagapastol na ito? Without being commanded, hinanap nila ang bagong panganak na sanggol na ito. Ganoon katindi ang mga tagapastol na ito. Hindi nga lang yan eh. Pagkatapos nilang makita at matangpuan, pag nakita nila ang Panginoong Jesus as the baby, alam nyo, there was nothing special. Wala. Kasi minsan iisipin natin, pag nakita nyo, di ba, sa mga tinatawag na bilin, di ba, parang wow, ang liwanag pa nung bilin, nakikita mo, umiilaw-ilaw. Alam nyo, hindi ganun na nakita nila. Ngunit pag tiningnan nyo sa talata 20, sinabi nga doon, umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanilang kadikalaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Kaya nga mga kapatid, tatanungin ko po para sa atin, ano para sa iyo ang magandang balita na ito? Ano para sa iyo ang magandang balita na ito? Talaga bang magandang balita ito? O nadidistract pa rin tayo dun sa mga bagay ng mundo na ito? Diba sabihin na, itong Pasko na to, lungkot. Itong Pasko na to, ganito lang ang nakuha ko. Itong Pasko na ito, bakit hindi katulad ng mga ibang Pasko? Alam nyo, kung ganyan na ang pag-iisip natin, ang puso natin, nasa malinang tuon ang pansin natin. Kasi, sana katulad ng mga tagapastol,
Alam niyo, kung talagang tagapagligtas na natin ang Panginoong Hesukristo, dapat ang joy natin ay talagang megas chara, exceeding joy. Sabi ko nga sa anak ko nung kagabi yata yan, no? Sabi ko, Nico, if by God's grace talagang savior na mo na si Christ, alam niyo, kakaiba talagang kaligayahan. Naintindihan natin to. Pero madalas, tayong mga tao, hindi ganito mag-isip. Kaya nga, ano na ang naging tugon natin sa magandang balitang ibinibigay sa atin? Kung sinabi na natin, tinanggap na natin, ano ginagawa natin? Ibinabalita ba natin to sa ibang tao? O ganun pa rin tayo, bakit tong Pasko na to, ganito? Hakainis tayong tao, ano? Pwede lang ipukul natin ang ulo natin sa bato, pero wag, masama yun. Di ba? Kasi this, sabi ni God eh, sa Bible, this should bring us exceeding joy. Kakatapos lang natin sa libro ng taga-Filipos, di ba? Siguro, sobrang linaw na sa atin yung joy doon, hindi dahil walang problema. Yung joy ni Apostol Pablo doon, joy in the midst of trials, problems and sufferings. Kaya nga, gaano kaya tayo di makapaghintay na maibalita itong magandang balita na ito sa ibang tao? Kung hindi pa malinaw sa atin tong hapon na ito kung sino ang Panginoong Hesukristo, ano ang maaaring ipagdasal natin? Alam nyo, sabihin mo sa katabi mo na malinaw na ang magandang balita, kung hindi pa malinaw sa iyo na ipagdasal ka. Kasi muli, katulad nga ng sinabi ko kanina at kagabi, itong balita na ito, hindi aksidente na naririnig natin ngayon. Talagang pinlano ito ng Panginoong Diyos. Mula sa presensya ng Diyos, mula sa proklamasyon ng Diyos, ngayon tingnan nyo ang papuri sa Diyos. Verse 13, bigla nilang nakita ang kasama ng anghel, ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Isa po ito sa pinakapaborito kong bahagi ng Biblia. Sinasabi nga ng ilang komentaryo, ito po ang pinakapuno, the pinnacle sa pagbabahagi ng balita na ito. Bakit kamo? Isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan ang biglang lumitaw. Gaano sila kadami? Di ko po alam. Di ko po alam. I pray na makita ko ito or masulyapan. Ngunit alam niyo, sinabi ng mga talata na ito, sobrang dami. Sobrang dami po ng mga anghel na ito dahil sinabi, isang malaking hukbo. Alam niyo kung gaano karami ang anghel sa kalangitan? Hindi natin eksaktong alam, ngunit sinasabi ng libro ng pahayag, binigay doon ang isang sulyap. Yung mga Greko nung panahon na yon, ang pinakamataas na numero nila, 10,000. Pero pag ginamit na nila yung 10,000, sobrang dami na po na talaga noon. Sobrang dami. Eh sinabi sa libro ng pahayag, 10,000 times 10,000. Ganoon ang ginamit sa libro. Ganoon karaming anghel. Kaya nga, gaano karaming anghel nang nangyari ito? Sinabi malaking hukbo. Pwedeng 100,000, pwedeng 1,000,000, pwedeng 100,000,000, pwedeng 1,000,000,000. Pero ang pinakakatotohanan ng sinasabi dito ay ang ginawa ng mga anghel na ito. Dahil anong sinabi? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ano po ang sinabit ginawa po nila? Pinupuri ng mga anghel sa kaitaasan o sa kalangitan ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Grabe yung mga anghel. Alam ba ninyo, pag inisip po nating mabuti ito, walang pakinabang yung mga anghel sa pagkapanganak ng Panginoong Hesukristo? Are we aware of that? Dahil ang isang fallen angel, wala nang chance to be saved. Ang anghel na tumalikod sa Panginoong Diyos, wala nang kaligtasan. Automatic, ang fallen angel na.
Ngunit ang sinasabi sa talata na ito na ang mga hukbo ng anghel sa kalangitan ay nagpuri sa Diyos nating makapangyarihan. Ganito din po kaya tayo? Ganito po kaya tayo sa magandang balita na ito? Na talagang tayo ay nagpupuri sa mga puso natin, sa isipan natin, sa gawain natin. Minsan, di ba, nakalulungkot. Nandito tayo, pero yung 3/4 ng utak natin, nandun na sa pupuntahan natin mamaya. Di ba? Huwag naman. Di ba? Sa pagkanta na lang natin, ano ba kakainin ko? Di ba? O kung hindi man, nandito ka nga, tulog ka nga. Mga kapatid, itong mga anghel na ito, sila lahat nagpuri sa Diyos na makapangyarihan. I pray, let's pray, na hindi lang magtatapos sa araw na ito. Kasi mamaya, siguro paglabas natin dito, lahat banal. Banal kami. Di ba? Pagdating bukas, wala na. Goodbye. Countdown ulit ng Pasko, 364 days and counting. Alam nyo, hindi gano'n na nakasulat po dito. Mismo ang mga anghel, hukbo ng mga anghel ang nagbigay puri sa Diyos nating makapangyarihan. Tingnan nyo pa sinabi, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Anong kapayapaan ang sinasabi rito? Ito ba ang kapayapaan ng mundo? Di ba? Ngayon may ceasefire. Wow, ceasefire. Hindi ganun. Malayo ang kapayapaan na sinasabi ng mundo sa kapayapaan ng Panginoong Diyos. Ang kapayapaan sinasabi niya, ang kapayapaan sa Diyos na makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang anak sa makasalanang tao. That's true peace. Kaya nga, talaga, kung si Kristo na ang tagapagligtas natin, mga kapatid, megas chara, exceeding joy. Huwag mo nang isipin yung mga hindi mo nakuha. Huwag mo nang isipin yung mga kinalulungkutan mo. Yes, we will continue to pray and do what we have to do. Pero di ba, grabe talaga ang kalaban eh. Guguluhin ka niya eh para mawala ang pansin natin, ang focus natin kung sino talaga ang dahilan ng kapaskuhan natin. Kaya nga, katulad ng mga sinabi ng mga anghel na ito, tayong mga niligtas na ng Panginoong Hesukristo. Ano nga ang title natin? Sinasabi natin dito, papuri sa Diyos sa kaitaasan. To God alone be all the glory. Today, we are not only remembering ang pagkapanganak ng Panginoong Hesukristo, ngunit maaari ko po bang tawagin si Brother Boots para sa ating Lord's Supper?